Hello guys and mga Lodi, welcome po sa channel natin. In this video guys, share ko sa inyo yung good news na galing sa CryptoMines team. Another announcement to, pero I'm pretty sure matutuwa yung... hindi naman super matutuwa, pero this is something positive para doon sa mga naipit po sa CryptoMines. Yeah. So, kung kayo po ay may fleet and hindi pa kayo naka-ROI sa CryptoMines, make sure to finish this video. Guys, bago tayo mag-start, share ko lang sa inyo na mag-ingat po kayo doon sa mga magdi-DM sa inyo na kagaya yung logo ng CryptoMines. Ayan po, nag-DM sa akin to, CryptoMines Reborn. And ino-operant po ako ng free sale ng token ng CryptoMines Reborn. Wala pa pong ina-announce ko anong name nun, ha? Pero siya, meron na siya, Eternium. So, nilapit eh, yung tunog doon sa token. And guys, kanina napaisip ako bigla. Tinitingnan ko yung instruction eh. Kasi itong number one niya po, and I hope wala naman po mabibiktima. Ito po talaga yung tamang link. So, napaisip ako, bakit tamang link to? Pero ganito guys, tingnan niyo bigla. Ang galing ng mga scammer na to. Kaya minsan pala may mga nabibiktima eh. Tingnan niyo po guys ha, pag clinic ko yan, dito, minsan kasi hindi mo na pinapansin yung mga nagpa-pop kasi tiwala ka eh. Dito nagbago guys, tingnan nyo. HTTPS cryptomines.com. So, paano kaya nagagawa ng mga ano to, no? Na dito yung itsura ng link, tama siya. Pero pag clinic mo na, napupunta ka sa ibang website. So, hindi po ako mataking tao. Yung tipong hindi ko po alam yung mga, ano ba yan, mga web, ano ba, web development ba yan? O IT? Ganun. Hindi ko na po alam yan. So, ayan po. Mag-ingat po kayo. And, guys, may raffle tayo this week. Mag-join po kayo. May dalawa, ay tatlo. Tatlo yung mananalo ng Young Adult Planners po. Mag-comment lang po kayo. Pili kayo kung anong kulay. Black or pink. And, meron po dalawang mananalo this week. Anime shirt from Collect Zone. Ayan po. Lahat po yan. Ipapadala ko doon sa mga mananalo. Okay? So, eto po, punta tayo ngayon sa main Discord ng CryptoMines. Eto, meron na po silang bagong announcement, guys. And this is official. December 14, ngayon po, December 14, 9:30 PM. Ayan. So, mas, parang nung binasa ko po, mas madali nating maintindihan pag dito tayo sa dulo nag-start. Eto po, okay. So, approximate dates. Ayan. New token. Eh, wala pa pong pangalan guys. As in, wala pa. Release in the following days. So, malapit na po yan. Kaya po yung mga magagaling sa crypto. Ako po guys, nga pala hindi po ako crypto expert. Ako po, nagsishare lang ako ng experience ko, observation sa game, ganun po. Ayan. Release in the following days. So, malapit na to. Kasi yan, no? In the following days, there will be a stealth release to avoid snipers and bots in our public sale. So, ganito po plano nila. Oh. The date will be announced. So, halimbawa po, in-announce sila ng Monday, pero wala pong time. So, patatagan po sa atin ito. Pero, imagine nyo guys, kung makakaposition ka na maaga dito, baka kahit yung 1,000 pesos mo, hindi naman po, ano, walang guarantee. Ah. Pero, you know naman kung ano nangyayari sa mga una nakakapasok. Maring mag times 4, times 5, or times 10 yan. Within, ano ba, minutes or hours? Ganun. It will be announced publicly after being listed. And in this way, we guarantee a fair release. So, I'm pretty sure, mapalad po yung mga talagang maraming time para magbantay ng Discord, ng Telegram, ng CryptoMines. Kasi, malaki po yung chance dito na kapag nauna kayo, may chance na kumita po kayo. So, Dark Matter Exchange. Ito po yung new token. Pero ito po, yung, kumbaga sa Axie po, ito yung SLP. So, pag nag, ano na po tayo, nag-mina na tayo dun sa CryptoMines Reborn, Dark Matter po, yung tawag doon sa token na yun. Release in the coming days will be deployed at the same time as our new token. Yan. Fleet staking, ito po yung good news. Mamaya babasahin natin yan guys sa taas. Para po ito sa inyo, sa mga, players ng ano ng CryptoMines Legacy or yung current game. Yan.
In the coming days, same token release date. So magkakasabay po yan, ilalabas ha. Reward injection into CryptoMines legacy and upgrades. Pare-pareho po yan. Okay. A few days, sorry, sabi pala dito, a few days after staking, pagka-release ng staking, doon nila i-inject to. When we have the information of how many fleets have been used in our staking system, in this way, we can make sure the economic changes and incentives will be effective. Ayan. Yung pinaka-game po, ayan, sinabi, will be postponed until quarter 1, 2022. Ako po yung na-expect ko na yan, guys. Kasi, mahirap naman gumawa ng game ng, isang linggo, dalawang linggo. Actually, yung 1 month, medyo alanganin pa nga yan, eh. So, kung makakapaghintay pa nga po lahat, mas okay sana after 4 months, 5 months, you know, para mas maplano nila and matest pa. Kasi yung ganyang kaiksim panahon is kung hindi mo pa yan matetest, di ba po, parang yung mga beta test, di ba, binibeta test ilang months po eh. Kasi titignan mo kung may mga loopholes, may mga bugs, ganun. So, pero anyway, tignan po natin kung ano mangyayari, kung talaga bang kaya nilang i-release yan ng quarter 1. Next po, mini games will be implemented in which you will be able to use your available dark matter before the release of CryptoMines Reborn. Eh po, magkakaroon po ng mini game para pwede ka na rin kumita habang dine-develop pa nila yung game. So, ganito po yung plano, merong staking and merong mga mini games habang naghihintay tayo ng CryptoMines Reborn. Okay? So, inuna natin banda dulo kasi ngayon pag-usapan natin yung mga bawat sasabihin nila bawat sa new token, dark matter, fleet staking. Nandito po yan sa taas. Umpisa natin guys dito sa interdimensional resources gathering. Lang natin guys, acronym IRG. Yan, para pag nag-usap tayo in the future sa Facebook, ay IRG or staking. Yan. This option will allow players to stake their CryptoMines legacy fleets in exchange for getting our new token for vesting period of 6 months. So, ang maganda dito guys is ang makaka-join lang po doon sa staking na ito ay tayo na may mga legacy fleets. Ganun po. And for 6 months to, guys. So yung vesting po, ayan, hindi naman po ako expert. Minsan po medyo inaaral ko 'yan kasi 'yan yung mga nasa usually po whitelisting, ganun. Sa mga pre-sale, meron sila sinasabi mga vesting period. Yung doon po sa nabasa ko, yung iba po ginagawa, halimbawa po, vesting period na 6 months. Magbibigay sila every month, kunwari, ng 15%, ganun po. Hanggang, kumbaga, doon sa ika-6 months mo, total 100% na po. Ganun. So, we will see kung paano po. Mamaya, babanggitin naman po yan dito. Yan. Okay, the requirements. Ito po yung requirements para makasali po tayo dito sa, staking. So, umpisa ko lang po dito sa madadali. Kailangan, yun nga, sinabi ko, may legacy fleets po tayo. And, pag nag-stake na tayo, kung may matitira po na fleet sa ating account, yun po ay mababurn na. Ayan. Pero, nagtataka ako kung bakit meron kang matitira. Kasi sabi naman dito, ayan, all fleets will be able to benefit by participating. No fleet limits. Ayan. So, hindi ko po sure kung yung kahapon kasing message, sabi, 3 fleets. Pero ito po talaga official na to eh. December 14 ngayon po ito. No fleet limit. So, pwede lahat. So, ito medyo hindi clear sa akin kung bakit may mababurn na legacy fleets. So, but anyway, dito tayo. Ito po yung iba pang requirements. So, ito pong dark matter na to guys, ito po yung parang magiging SLP. Dito, kumbaga sa Axie, ito po yung na-earn natin dito na token dito sa laro na to. Ito, which can be withdrawn in full or in-game currency. Ganun nga po yan. Pero ito, magagamit pa lang siya right now guys. Only usable for investments in CryptoMines Reborn and the mini game. So, doon pa lang po natin magagamit right now itong dark matter na ito po. Pang doon sa staking na yon and also doon sa CryptoMines Reborn. Okay po? So, clear tayo ha. Tapos yung pinaka-token naman nila, ito parang AXS naman to. Wala pa pong sinabi, ha? Kaya ayan po, nililinaw ko sa inyo, wala pa pong name yung token. Which will be added to the staking
staking and will be vested during the next 6 months to give long-term value to the new token. Yung nabasa ko rin po guys dun sa isang nakalimutan ko kung sa YouTube ba yun yung napanood ko. Yung pag-vesting po kasi dahil nga unti-unti yung pag-release, sabi doon, somehow nakaka-prevent yan doon sa mga biglaang pump and dump. Kasi nga po, unti-unti yung binibigay, gano'n. Pero makakakita po rin po tayo dyan ng mga may mga pag-dump pa rin po dyan. Kasi halimbawa, sabay-sabay na binigay sa atin itong token na to end of month. Syempre, meron din magtitipi dyan. Diba? Pero syempre, yung iba, dahil sabi na, 6 months pa, yung iba mag-hold. Pero meron, hindi natin masabi, kanya-kanya time strategy, diba? So, yan. Makikita pa rin natin po yan kung may magtitipi. Ganun, may magdadump pa rin. Collateral, ito po yung yung binigay nilang meaning doon sa collateral. Refers to an investment in CryptoMines Reborn. So, this will be given back to player for in-game usage and staking reward. So, ang naano ko dito guys, ayan, maglalabas tayo ng, yun nga po, medyo sad po to para doon sa mga naipit ha. Meron po ulit tayong lalabas na pera kasi kailangan natin bumili po nitong dark matter at ng new token. Ayan, para po makasama. Pero ayun nga po, makukuha rin naman po 'yon. Ayan, sabi this will be given back to player for in-game usage and staking rewards. Ayan. This is used to make sure only CryptoMines Reborn players will benefit from this and grow this new play to earn economy together. Okay. So, ayan, clear na po tayo dito ha. Ang makakasama lang po sa pag-staking ay dapat meron ka ng dark matter. Hindi pa po natin alam kung gano'ng karami yung dapat nating bilhin or i-hold. And also, meron din dapat ng new token. For legacy pleats lang po ang makakasali dito. And yung mga matitira mong pleats ay mababurn. Okay? So, ayan, dito na tayo next. 10% of the allocation, 500,000. Ayan, 500,000 po yung new token. 10% po niya is 50,000. So, yan po yung masasama dun sa staking. Ayan. So, hopefully, gumanda naman yung value ng new token. Kaya kahit na mababa na earn natin, basta maganda yung pagtaas ng token. Ayan. May posibilidad naman po na makabawi, lalo na po yung mga naipit. Ayan. There will be a registration phase that will last 7 days and then the rewards will start to be distributed. They can be claimed on a daily basis. Wow. And you will be able to accumulate claim days. So, eto pala guys. Oh, kakaiba to. Dito, ang style naman is pwede nyo naman daw kunin everyday yung mga ano yung mga ma-earn sa staking. Ayan, sabi nila dito. So, tapos ito pa. You will be able to accumulate claim days. So, and you'll be able to accumulate claim days. Ito hindi po masyado clear sa akin. Maaring ito yung yung nababasa ko na may period na naipon mo na yan tapos doon nila i-release. So, we'll see po. Hindi ako expert. And never pa po ako nakasama ng mga white paper, mga pre-sale ganun po. Medyo ano rin po kasi ako yung mas gusto ko kasi yung subok na yung isang project ganun. Or isang game. Ako po kasi medyo conservative din po ako. Yeah. Okay, what do we want to achieve with this system? Ito. Itong part po na ito is may plano silang ginagawa guys dito sa CryptoMines Legacy. Hindi pa masyado clear sa akin, pero ito babasahin po natin. We want to encourage the community holding of our new token in order to grant attractive rewards for a period of 6 months. We also want all CryptoMines Legacy players to feel part of CryptoMines Reborn and to advocate for its success. Okay? With this, we will give a break to the economy of CryptoMines Legacy with the burning of fleets in our staking and we will have a new opportunity to incentivize it. Ito po yung sa baba. Ito po kasi sinala, yung ma-incentivize yung mga may legacy fleet. Ayan, or yung may mga eternal din na token po. Ayan, babasahin po natin. The injection of eternal in the rewards pool will be done after the staking release to avoid quick depletion of rewards. So, may ipapasok po uli na doon sa rewards pool ng CryptoMines Legacy.
And ito para dito po yata yan. Ako po hindi pa rin masyado clear sa akin itong part dito. Eh, ako po katatapos ko rin ng work eh. Talagang nahirapan na rin ako pigain yung mga information dito. Ito po, buybacks will be made to acquire Eternal and incentivize the CryptoMines legacy economy. So, hindi ko pa po kasi na-experience yung buyback sa CryptoMines. Kasi ako, ay, I mean sa crypto. Kasi po ako, this year din lang po ako nag-join or medyo nag-aral-aral ng dito. Actually, ang first na ano kong po NFT game is Crypto Blades. Yung panahon po na nilabas yun, gano'n. So, kung kailan man yun, maaaring, ano ba, July, August, ganun pa lang po ako na, ano, hindi po ako talaga expert. So, ako po, sineshare ko lang sa inyo lahat ng information na nababasa ko and personal opinion ko lang po. Ganyan. So, kung meron, ako po, ang pagkakano ko dito eh, kung meron tayong eternal pa, ayan, posibleng medyo magkaroon ng konting value kasi may i-inject sila sa rewards pool. Kaya ako po, kung may natitira pa tayong eternal, maaring pwede na nating i-ano, i-buyback nila. Hindi ko po alam kung paano yan gagawin. Some changes will be made on the economy to adjust the incentives. Yeah. Please be aware that CryptoMines Reborn will be our main game, and these are measures to incentivize the economy of CryptoMines legacy as much as it is possible for us. So, napakabait naman po guys ng ano, CryptoMines team. So, kung titingnan niyo po, alam nila na maraming naipit, gano'n. And maraming naman po talaga. And syempre, maraming disappointed sa game na 'to. Ayan po, pero sila gumagawa pa rin ng paraan na kahit papaano, siguro hindi man po 100% nung naipit yung pera is meron pa rin maibalik sa lalo dun sa mga naipit po and sa atin lahat na players nitong CryptoMines. Okay, dito na po tayo sa baba. Regarding our new token, we have the following information to share. So, na-audit po sila. The audits have concluded with 100% security level. These audits were carried out by external entities. Okay? So, anti-whaling and anti-trading measures have been implemented and will be announced later. So, nice. 1 million USDT will be added initially by the developers in liquidity to allow proper trading. Liquidity will be locked for 5 years. So, ayan. Sinisigurado naman po guys ng CryptoMines team na yung tokens yan, ilalock nila yan. And maiiwasan na yung nangyari last time na papasukin na naman tayo ng maraming whales, yung mga ganun po. So, ayan po guys, I hope meron pong naitulong ito sa inyo. Kaya na po doon sa may mga fleets dito sa CryptoMines and lalo-lalo na doon po sa mga naipit. Ayan. So, hindi pa rin po naman natin 100% na pinagkakatiwala yung loob natin sa game. Like, yung na-experience natin, wala pa rin po talaga tayong nahahanap na perfect na sustainable na economy. But, ako po kasi, may nagtatanong nga kung magjo-join pa rin ako. Pero dito kasi sa staking na to, kung titignan nyo, meron naman na po complete. Parang 50-50 ako eh. Meron naman na complete, so why not try, di ba? So, pero kung mahal yung pagbili ng mga, eto, dark matter at ano, ayan, baka mapaisip ako dyan. Okay? So, anyway guys, nasa sa inyo pa rin po kung susubukan nyo yung staking and yung mini games. Okay? So, I hope guys, may natutunan po kayo sa video na to. And if you do, share some love. Hit the like and subscribe button. Okay? So, make sure guys to join yung raffle natin. Ha? Mag-comment lang po kayo. Pili kayo ng color, black or pink. Ayan. So, ingat po guys and God bless you all. Bye!